One, two, three, funk it. Katatapos ko lang mag-video about sa grade 10 math topics mula 1st to 4th quarter. And sana napanood niya na yun dahil sa video na yun, binanggit ko yung mga naging lesson namin mula 1st to 4th quarter. At yung hindi niyo pa naman napapanood, link is in the description box below. Kaya panoodin niyo na din after niyo panoodin itong video na ito. Malaking advantage yun lalo na sa mga incoming grade 10 students. Dahil gaya nga ng sinabi ko sa video na yon, habang bakasyon pa ay makakapag-advance review na kayo kahit papaano and hindi na kayo maguguluhan at malilito sa mga topics na i-discuss sa inyo pagdating ng pasukan. At ganun din ang dahilan kung bakit ko naisipang gawin itong video na ito. The only difference is ang topics naman na babanggitin ko dito ay mga science topics from 1st to 4th quarter na nai-discuss na sa amin. Currently, ay grade 10 pa din ako, and sa pagkakaalam ko, is last week na namin ito, and isa pa sa mga dahilan kung bakit ko naisipang gawin itong video na ito, kasi gusto ko din makatulong sa mga incoming grade 10 students to give you some background about sa mga topics na nai-discuss na sa amin, na i-discuss pa lang sa inyo for the incoming school year. Hindi ko na patatagalin pa itong video na ito. I advise you to take down notes sa mga topics na sasabihin ko for you to have your own copy of the topics that I will be saying and alam niyo na kung ano ang mga isa-search na mga topics sa internet. Per quarter nga pala ay may total kami of 5 to 6 lessons. Kaya itong mga topic na babanggitin ko per quarter is babanggitin ko na din kung anong number of lessons sa amin diniscuss kasi baka ganitong-ganito din ang magiging discussion nyo per week mula 1st to 4th quarter. Without further ado, these are the science topics that will be discussed to you pagdating mo ng grade 10. The science topics discussed to us for 1st quarter lesson 1 is Earthquakes Epicenter. Lesson 2 is Active Volcanoes, Earthquake Epicenter, and Mountain Ranges Distribution. Lesson 3 is Type of Plate Boundaries. Lesson 4, Processes that Occur Along Diverging Plates. Lesson 5, Line of Evidences that Support Plate Movement. And Lesson 6, Causes of Plate Movement. Sa second and third quarter naman, balitig 5 lessons lang ang na-discuss sa amin for both quarters. The science topic discussed to us for second quarter is Lesson 1, Electromagnetic Spectrum. Lesson 2, Practical Applications of Different Electromagnetic Waves. Lesson 3, The Effects of Electromagnetic Radiations on Living Things and the Environment. Lesson 4, Image Formed by Mirrors. Lesson 5, Image Formed by Lenses. And sa third quarter naman, Lesson 1 is Roles of Hormones. Lesson 2 is Reproductive System. Lesson 3 naman is Homeostasis, Coordinated Functions of Nervous System and Endocrine System. Lesson 4, Heredity, Inheritance and Variation. And Lesson 5, Biodiversity and Evolution. Sa fourth quarter naman, bali 6 lessons ang maitapik sa amin. And ang unang nilesson sa amin for the fourth quarter ay Lesson 1, Boyle's Law and Charles' Law. Lesson 2, Gay-Lussac's and Combined Gas Law. Lesson 3, Avogadro's Law and Ideal Gas Law. Lesson 4, Writing Chemical Formula. Lesson 5, Naming Compounds. And Lesson 6, Chemical Reactions. So, those are all the topics na diniscuss sa amin. Tapos sa fourth quarter, may halo ng math dahil may mga iba't ibang formulas na kailangan alamin. Kaya niyo yan basta makinig lang kayo ng mabuti sa discussion. And if may mga tanong kayo and video suggestions, do not hesitate to leave it in the comment section below. Please be aware din na may possibility na may konting pagkakaiba yung magiging topics nyo sa topics na diniscuss sa amin dahil depende yun sa school na pinapasukan nyo at depende din yun sa teachers nyo. Yun lang guys, sana natulungan ko kayo. At suggestion ko, magsimula na kayo mag-advance review after panoodin itong video na ito. And thank you for watching!
chasing someone.